Walang refund na aasahan ng mga consumer ng Maynila that Manila Water kahit pa may sobrang nasingil ang dalawang kumpanya. Ayon po yan mismo sa MWSS. Mas posible pa raw na ibaba na lang ang mga susunod na singil. Subalit, kung kailan, eh yan po ang malaking katanungan. Nakatutok si Julius Segovia. Hindi raw titigil sa pag-iingay at protesta ang ilang consumers laban sa water concessionaires. Bukod kasi sa nadiskubring ikinakarga ng dalawang kumpanyang 12 billion pesos corporate income tax sa nakalipas na 6 na taon sa taong bayan, napipinturing magtasingil sa tubig ngayong Hulyo. Pero ang ipinagtataka ng MWSS, bakit may ikinargang income tax ang Maynila sa consumers gayong nasa ilalim sila ng tax holiday hanggang taong 2016? Ibig sabihin, exempted sila sa income tax. Ibig sabihin nun, nagkaroon ng doble karga, sabi nga nung iba, no? So, bine-verify namin yan, sinisigurado namin yan, at inaalam din namin kung totoong man yan, ano talagang halaga nun. Wala pang tugon dito ang Maynilad. Sabi ng MWSS, Maynilad at Manila Water ang dapat umako sa corporate income tax. Pero inalmahan daw ito ng dalawang water companies sa kanilang position paper sa MWSS. Ayon sa Ibon Foundation, kung hindi mareresolba ang gusot sa pagitan ng gobyerno at dalawang water company, posible itong umabot sa arbitration kung saan mga consumer uli ang maiiwang dehado. Bahagi rin yun isang unang concession agreement, lahat ng gagastusin sa proseso ng arbitration ay maaaring ipasa ng mga konsesyonaryo bilang bahagi na kanilang expenditure sa publiko. Kaya ang para sa amin isang halimbawa yan na kung paano yung publiko, yung public interest, ay talagang dehado dito sa concession agreement. At talirawang ang kamay ng gobyerno sa issue dahil nasa ilalim ito ng concession agreement. Hindi natin makokontra yung nasa kontrata. What we can do is propose amendments so that the parties may mutually agree to amend certain provisions of the concession agreement. And dapat lalong magreklamo yung publiko, dapat mamulat sila sa ganito klaseng sitwasyon, tapos ma-exert silang political pressure na hindi papayag na yung mga serbisyo ay ginagawang negosyo. Bago pa umabot sa arbitration, hiling ng consumers, ipahinto muna ng gobyerno ang nakaambang water rate hike ngayong buwan at i-refund ng dalawang water company ang sobrang nasingil nila. Pero ayon sa MWSS, walang refund na aasahan. Pero pwede raw ibawas sa singil ang sobrang naikarga ng dalawang water companies sa consumers. There's a chance, no? But again, kung if it will materialize or not, that's something that we really have to study. That's why I don't want to make any promises. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapaunlak ng panayamang Maynilad at Manila Water hinggil sa issue. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.